So, pwede po tayong mag-search sa ibang sites like sa Google. Pwede po kayong pumunta doon, maghanap kayo ng pangalan like yung domain name or URL name. Pwede po doon. Marami po siyang example, pero piliin nyo po guys. Hi guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. Panibagong araw at panibagong video na naman tayo guys. Sa video ito, aking i-share sa inyo ang isang tips po kung paano nga ba pumili ng pangalan para sa YouTube channel. Kung gusto niyo po guys, mag-create ng YouTube channel, pag-isipan niyo muna kung ano yung mga dapat or karapat-dapat na pangalan para po ay easy sa mga viewers guys. So, kung kayo po pala ay bago sa aking channel at hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo and i-turn on nyo na rin po yung notification bell button para po kayo ay ma-notify sa aking mga susunod na video na i-upload. So guys, ang the best way or the best thing para mag-choose ng pangalan para sa YouTube channel is first is yung two names. Like sa akin, pinili ko po yung pangalan ko na two names dahil kilala na nila ako kung paano ma-search. So, like for example, kung i-post ko sa YouTube or sa Facebook yung video ko guys, so easy lang nila ma-search dahil kilala na nila ako. Pero, yun yung number one guys. So, lima po yung akin i-share sa inyo. Yun po yung number one. Yung two names po. Dahil guys, yun yung pinaka-easy at madali po siyang i-search. Lalong-lalo na po kung kilala na tayo sa ating mga viewers. And ang number two guys is yung combination ng inyong pangalan at saka ng inyong content. So, pwede pong, kung example, nag-upload ako ng mga video about beauty or makeup tutorial. So, pwede pong Beauty with Rona or kung nagluluto na naman ako about cooking yung ipopost, pwede pong Cooking with Rona. So, yun pong example ng combination ng inyong pangalan at saka ng inyong YouTube channel name. So, guys, mas easy din po yun dahil sa ibang social site, may mga ibang, for example, cooking, beauty. So, may combination siya. So, pag-insearch ng mga viewers yung YouTube channel name nyo, as long as mayroong combination ng inyong niche or yung inyong content, so mabilis po siya mahanap. Ang number 3 guys is iwasan po natin mag-create ng YouTube channel name yung mahirap po siya i-spell. For example, mahaba na nga yung pangalan tapos mahirap pa po i-spell. So hindi po siya madaling i-search ng mga viewers and mahirapan po nilang hanapin ang inyong pangalan. So, kung ganun po yung inyong pangalan na pinili, pwede po kayong maglagay sa inyong screen or i-spell nyo ang inyong pangalan while nag-vlog kayo para hindi po mahirapan yung mga viewers na i-search ang inyong YouTube channel. So, for example, is ginawa yung pangalan nyo is three names. So, nandun lahat yung pangalan nyo. Mahirapan na po yung mga viewers na i-search yun unless kung ilagay nyo po sa screen nyo yung whole name, kung ano po talaga yung YouTube channel name nyo. Ang number 4 guys is pwede po tayong pumili ng mga pangalan na pwedeng mababagay sa ating YouTube channel. So pwede po tayong mag-search sa ibang sites like sa Google. Pwede po kayong pumunta doon, maghanap kayo ng pangalan like yung domain name or URL name. Pwede po doon. Marami po siyang example, pero piliin nyo po guys yung kung ano yung nababagay para sa inyong YouTube channel name. And kung ano yung mga the best na pangalan na nababagay sa inyong niche guys, para po yung mga viewers hindi po siyang mahirapan. And mas maganda po yun guys na pumili kayo doon dahil nandun na po yun siya nakasave pag isi-search ng mga tao yung pangalan ng inyong YouTube channel. So, mabilis na po siyang ma-search dahil nakasave na po yan siya doon and palagi na po siyang sinesearch ng mga tao. So, yun po yung number 4. And ang number 5 but not the least is ang iwasan po natin gumamit ng pangalan guys na ginamit na po ng iba.
Dahil ayaw po ito ng mga viewers. For example, si Nurse po, nila yung pangalan ko. Tapos may combination na nilagay doon na ginamit na ng ibang channel. Tapos pag binuksan nila doon, tapos hindi lumalabas yung channel name ko, nagkakaroon lang po siya ng misleading para sa mga viewers. So, iwasan po natin to guys para po hindi po tayo mahirapan at hindi mahirapan yung mga viewers na i-search po yung YouTube channel name natin. Dahil may mga viewers guys, gusto nila pag sinesearch na nila ang YouTube channel name, gusto nila yun po talaga yung lumalabas. Meron kasi iba, marami na pong gumamit noon tapos ginamit ko din. So, yun po yung nagkakaroon ng misleading doon. So, hindi po siya maganda gamitin na pag ginamit na po ng iba, mas maganda po magkaroon tayo ng unique na own channel. Remember, yung gagamitin natin na channel name guys, yun po yung nagsiserve as brand name ng ating YouTube channel. So, mas maganda po na may uniqueness ang ating channel name. So, hanggang dito na lang nagtatapos ang aking video guys. I hope you learned something in this video and don't forget to subscribe to my channel, turn on the notification bell button, and comment down below kung may mga video suggestion kayo na aking i-upload. And thank you for watching. See you on my next one. Bye!